Magandang umaga mga bata. Handa na ba kayo para sa isang panibagong aralin? Mainam, ngayong araw ay magkakaroon tayo ng isang time travel at susuriin natin ang mga pangyari noong panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano. Bago tayo magsimula, ay may ilan akong mga paalala para sa inyo. Una, makinig ng mabuti at intindihin ang bawat pangyari. Pangalawa, ihanda ang inyong papel at ballpen upang maisulat ninyo ang mga mahalagang detalye sa ating aralin. At pangatlo, maghanda at atin nang sisimulan ang ating paglalakbay. Mga bata, sa ating nakaraang meeting ay tinalakay natin ang tungkol sa saligang batas ng Malolos. Ano nga ba ang mga nakapaloob sa saligang batas ng Malolos? Tama, nakapaloob rito ang pagkilala sa mga tungkulin ng bawat tao. At ano pa? Tama, nakapaloob rin dito ang paghiwalay ng tungkulin ng Estado at ng simbahan. Ilan lamang iyan sa mga batas na nakapaloob sa saligang batas ng Malolos. Mayroon akong isang graphic organizer dito at may ipapakita akong mga strips sa inyo. Ang gagawin niyo lamang ay tulungan akong ilagay ang mga strips nito sa loob ng ating graphic organizer. Maliwanag ba mga bata? Magaling at ilan lamang iyan sa ating mga tatalakayin ngayon. Ngayon ay may ipapakita akong mga larawan sa inyo. Handa na ba kayo? Ano ang nakikita ninyo sa mga larawan ito? Tama, mga sundalo at ano pa? Magaling, mga barilan at digmaan. Sa larawan ito, pinapakita na may digmaang nangyari sa pagitan ng dalawang angkan. Alam nyo ba na sa ating syudad ay may parehas na itong pangyayari? Narinig nyo na ba ito sa inyong mga magulang? Kung narinig ninyo, iyon ay totoo. Noong taong 2012, sa lugar ng Santa Barbara sa syudad ng Lambuanga, ay may naganap na isang gyera. Maraming mga sundalo, sasakyang panggera, at iba't ibang kagamitan gaya ng mga bail. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, masama ba ang makipagdigmaan sa ibang kampo? Tama ang sinabi ninyo. Kung may mga digmaan, natatakot ba kayo? Okay, lahat tayo ay natatakot dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Ngunit nariyan ang ating mga sundalo upang tayo'y protektahan. Nariyan sila upang protektahan ang ating bansa kung mayroon mang pananakot na nangyayari galing sa ibang bansa. Naintindihan niyo ba mga bata? Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin kung ano nga bang rason kung bakit nagsimula ang digmaang Pino at ang Amerikano. Pinadala ni Emilio Aguinaldo si Felipe Agoncillo sa Paris upang maging kinatawan ng Pilipinas sa usaping nagaganap sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya. Ngunit hindi binigyan ng pagkakataon na pakinggan dahil hindi kinilala ang soberanya ng Pilipinas o ang pagiging malayang bansa ng Pinas. Kahit pa ito ay may sarili ng konstitusyon. Isang malaking panloloko ang nangyari sa nasabing pagtulong para labanan ng mga Espanyol. Ito ay pala hahantong sa isang bagong pananakop. Amerikano. Mayroon palang interes sa Pilipinas ang mga Amerikano. Matapos ang 7 buwang kalayaan ay tayo din pala'y magiging alipin muli sa sarili nating bansa. Tara't balikan natin ang nakaraan upang lubos niyong maintindihan ang aking mga sinasabi. Nung naaprobahan ng kasunduan sa Paris, pinautos agad ni William McKinley ang polisiyang Benevolent Assimilation. Itong lubusang pagkontrol sa pamumunuan at pamamahala sa kapuluan sa Pilipinas ng mga Amerikano upang gabayan at turuan ang mga Pilipino sa tama at wastong pamamahala. Si General Elvil Otis ay tinalagang gobernador na siyang nangasiwa sa pamamahala ng kolonya. Dumami na ang mga Amerikanong sundalo sa Pilipinas. Sila ay makikita na sa iba't ibang sulok ng Maynila kung saan noon ang mga Espanyol. May utos noon ang mga pinunong Amerikano na huwag magpapaputok kung hindi lumalaban ang mga Pilipino.
Nagpaputok ang isang kawal ng Amerikano nang makita nito ang isang Pilipino panukala ng Calle Silencio at Sosiego, Santa Mesa, Maynila noong gabi ng February 4, 1899. Sinigawan ng sundalong Amerikano ang isang Pilipino upang huminto, ngunit hindi tumigil kaya't binaril pati ang kasama nito. At dito nagsimula ang palitan ng putukan at digmaan ng mga Pilipino at ang Amerikano. Simula noon ay marami nang naganap na digmaan. Lumaban ang mga Pilipino sa mga Amerikano sa loob ng 3 taon. Magiting nilang pinaglaban ng Pilipinas sa pagnanais nilang makamit ang kalayaan kahit higit na marami ang mga sandata ng mga Amerikano. Kailan nga ba nagsimula ang digmaang Pilipino at ang Amerikano? Tama, noong February 1899. Ano nga ulit ang dahilan kung bakit nagsimula ang digmaang Pilipino at ang Amerikano? Tama, dahil binaril ng isang sundalong Amerikano ang isang sundalong Pilipino. Ilang taon kaya tumagal ang digmaang Pilipino at ang Amerikano? Tama, 3 taon. At nagkaroon ng labanan sa Maynila. Walang lubay na sinalakay ng mga Amerikano ang mga tagulan ng mga Pilipino sa buong magdamag ng February 4, 1899 sa paligid ng Maynila. Umaga ng February 5 sa La Loma, sakop ngayon ng lungsod ng Quezon, napasok ng mga Amerikano ang Maypaho. Buong tapat at gilas na humadlang si General Luna. Pinuno ng hukbong Pilipino sa Caloocan, ngunit natalo sila sa mga kalaban. Umurong sila at nagtungo sa Pulo Bulacan. Inutos ni Luna na sunugin ang mga bahay habang umuurong sila upang hindi mapakinabangan ng mga Amerikano ang mga ito. Nakapasok sina Antonio Luna sa Maynila hanggang marating nila ang daang Ascarge, ngayon ay Claro M. Recto. Ngunit sila ay muling natalo dahil sa galing ng sandatang lakas ng mga Amerikano. Sunod-sunod ring nabihag ang ibang lugar ng apaligid ng Maynila tulad ng Marikina, Pateros, Guadalupe at Caloocan. Sino ang pinuno ng hukbo ng Pilipino sa Caloocan ang lumaban sa mga Amerikano sa labanan sa Maynila? Tama, si Antonio Luna. Kaninong grupo naman ang nagtagumpay sa labanan? Tama, ang mga Amerikano. Natalo ang mga Pilipino dahil mas malakas ang sandatahang Amerikano. Nang sumiklab ang Meksikan laban sa Spain at digmaang Pilipino at Amerikano, ang mga Moro sa Mindanao at Sulu ay nanahimik at nagmamasid lamang upang hindi masangkot sa digmaan. Nakipagkasundo ang Amerikano kay Sultan Jamalul Kiram ng Jolo at nangakong hindi gagawa ng anumang kaguluhan at gawain makakapinsala sa mga Moro. Nilagdaan nila General John C. Bates bilang kinatawa ng United States at ng Sultan at ang kanyang mga datu na kinatawa naman ng Sulu ang isang kasunduan. Ito ay tinatawag na Kasunduang Bates na nakatakda na kinikilala ng Sultan ang kapangyarihan ng United States sa buong kapuluan ng Sulu. Igagalang ng United States ang mga karapatan at karangalan ng Sultan at ang kanyang mga datu. At hindi makikialam ang United States sa reliyon ng mga Moro. Si Sultan Jamalul Kiram ay nakaupo sa gitna kasama ang kanyang mga katauhan at mga sundalong Amerikano. Ano ang pinagkasunduan ng mga Amerikano at ang mga Moro? Tama, ang kasunduang Bates. Pinagkasunduan nila na hindi makikialam ang mga Amerikano sa mga reliyon ng Moro. Ang pagbagsak ng Malolos, naging puspusan ng panlalakay ng Amerikano sa lalawigan nang dumating ang mga karagdagang sandatahang kawan ng United States sa Pilipinas. Pinamumunuan ni General MacArthur ang pagsalakay sa Giginto, Bulacan at pagkatapos ay nagtuloy sila sa Malolos, Bulacan, ang kabisera ng Republika ng Pilipinas. Nabihag nila ang Malolos noong March 31, 1899. Umurong si Aguinaldo at nilipat ang pamalaan sa San Isidro, Nueva Ecija. Naiwan ni Aguinaldo ang ilang libong piso at mga baul na punong-puno ng mga dokumentong nauukos sa pamahalaan. Inatasan ni Aguinaldo si General Luna na hadlangan ang mga Amerikano sa Kalumpit, Bulacan. Kahit bumagsak ang Malolos, naging matibay pa rin ang mga loob ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga Amerikano.
Si Antonio Luna ay isa sa pinakamahusay na general noon. Siya ay mahigpit magdisiplina kaya't kinamuian ng ilang mga sundalo. Isa sa mga nakaalitan niya ay isang sundalo mula sa samahang kawit na may tapat kay Aguinaldo. Noong June 1988, nakatanggap siya ng isang telegrama na nagpapunta sa kanya sa Kabanatuan, Nueva Ecija upang makipagpulong kay Aguinaldo. Ngunit nang siya ay makarating doon, wala si Aguinaldo. Nakita niya roon ang kawal na samang kawit na kanyang nakaalitan. Nag-uusap sila nila Felipe Buencamino Sr. nang makarinig sila ng putok. Aalamin sana niya ito nang siya ay biglang saksakin at barilin ng sundalong samahang kawit habang pababa ng hagdan. Pinaslang siya ng kapwa Pilipino. Sa pagkamatay ni Antonio Luna noong June 5, 1899, nawala ng isang mahusay na pinuno ang himagsikan. Kailan bumagsak ang Malolos? Tama, noong March 31, 1899, nabihag ng mga Amerikano ang Malolos. Anong epekto ng pagkapatay kay Antonio Luna? Magaling! Nawalan sila ng mahusay na pinuno ng himagsikan. Labanan sa Tirad Pass. Tumakas si Aguinaldo kasama ang kanyang gabinete, kagawad at sundalo upang maiwasan ang pagtukisan ng mga Amerikano. Dumaan sila sa Pasong Tirad at dito humipil si General Gregorio del Pilar. Kasama ang 60 na kawal upang hadlangan ang mga tumutugis na Amerikano. Namatay si Edel Pilar kasama ang 54 na Pilipinong sundalo noong December 2, 1899. Siya ang pinakabatang general sa gulang na 24. Tinagurian siyang bayani ng Pasong Tirad. Si General Gregorio del Pilar ay pamangkin ni Marcelo H. del Pilar. Ang kanyang kagitingan ay inahangaan ng mga Amerikano at inilibing siyang may parangal. Sa ngayon, ang kampo ng Philippine Military Academy ay ang pabansang paralan para sa mga sundalo ay tinatawag na Fort Gregorio del Pilar bilang parangal sa magiting na bayani. Ang pagdakip kay Aguinaldo. Nabunyag ang pinagtaguan ni Aguinaldo na mahuli ng mga Amerikano ang mensaherong si Cecilio Segismundo. Nagkunwaring bihag ng mga Amerikano kaya namhuli ng mga kawan ng Pilipino. Nabiyag si Aguinaldo at dinala sa Maynila, sumuko siya at kinilala ang kapangyarihan ng United States sa Pilipinas. Nakumbinsi ng mga Amerikano kay Aguinaldo na sumuko na rin ang mga iba pang Pilipinong nakipaglaban. Nakasira ito ng loob ng mga Pilipinong nakikidigma pa rin sa mga Amerikano. Patuloy na pagputol at paglaban. Hindi lahat ng mga Pilipino ay sumuko at naniwala sa mga pangako ng mga Amerikano. Nagpatuloy sila sa pakikipaglaban para sa kalayaan kahit tatakip na si Aguinaldo. Hindi sila naniwala sa sinasabing hangarin ng mga Amerikano ang kaligayahan, kapayapaan at kasaganahan ng mga mamayang Pilipino. Kabilang dito si Apolinario Mabini, Artem Noricarte at ilang mga irreconcilable. Bunga nito, sila ay pinagtipon ng mga Amerikano sa Guam noong Enero 1901. Ang Partido ng Nasyonalista ay tinatag ng mga Pilipino sa pamumuno ni Pascual Poblete noong 1901. Layunin nito ang mabalik ang kalayaan ng Pilipinas. Ang ilan sa mga miyembro nito ay sina Cecilio Apostol, Macario Sacay at Santiago Albar. Sa layunin ng mga Amerikano na masupil ang diwang makabayan ng mga Pilipino, ipinagbawal ang paglalalad ng batawat ng Pilipinas. Nagkaroon ng kautusan na nagpatawa ng parusa ng mga sanatang samahan. Ang parusa ay maaaring kamatayan o matagal na pagkakabilanggo. Namundot at naging gerilya ang ilan ng mga Pilipino upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga Amerikano. Hindi ito naging hadlang sa kanilang layunin na magkaroon ng kalayaan sa bayan. Nagkaroon ng paglilikas ng mga tao sa ibang lugar bunga ng pagtulong ng mga mamamayan sa mga gerilya. Ito ang dahilan upang mapabayaan ang mga tanim at mamatay sa sakit ang mga tao. Pinaparusahan ang sinumang magdangkang tumakas. Nagpatuloy si Macario Sacay sa paglaban sa mga gawaing panggerilya hanggang noong 1907. Siya ang pinakahuling rebolusyong sumuko sa mga Amerikano. Sumuko lamang siya dahil sa pangakong amnestiya ng mga Amerikano. Ngunit sa halip ay patawarin ay siya ay pinabitay ng mga Amerikano. Paano kaya nabihag ng mga Amerikano si Aguinaldo? Tama! Si Aguinaldo ay sumuko lamang nung natagpuan kung saan siya nagtatago. Ngayon naman, ating
isa-isahin ang mga kaganapan sa pagsimula ng himagsikang Pilipino at Amerikano. Paano nga ba nagsimula ang himagsikang Pilipino at Amerikano? Sabay-sabay nating basahin. Nagpaputok ang isang kawal na Amerikano nang makita nito ang isang Pilipino. Pagkatapos sinigawan, ngunit di umimik kaya binaril niya ito kasama ng kanyang kasama na taliwas sa utos ng kanyang pinuno na huwag magpapaputok. Ngunit hindi lumaban ang mga Pilipino noong gabi ng 4 ng Pebrero 1899 sa Calle Silencio at Sosiega, Santa Mesa, Manila. Dito nagsimula ang pagpapalitan ng putukan at digmaan ng mga Pilipino at Amerikano. Magaling! Hindi sumunod sa utos ang isang kawal na Amerikano at ito ay nagsasabi sa pagsimula ng mga ang Pilipino at Amerikano. Samahan na itugasin natin muli ang mga kaganapan sa pagkamatay ni General Antonio Luna. Nang makarating si General Antonio Luna sa Nueva Ecija, ay nakarinig siya ng putok at agad na ito'y sinundan ang pinagmulan ng madatnan siya ng kawal na kanyang nakaalitan at pinaslang siya nito. Pinaslang siya ng kapwa Pilipino at noong 5 ng Hunyo 1988, nawala ng mga Pilipino ng isang mahusay na pinuno ng himagsikan. Tama! Kapwa Pilipino lamang ang matay sa mabiting na General Antonio Luna dahil sa hindi pagkakaunawaan sa Pilipino. Ngayon naman ay umako tayo sa kasunduang napag-usapan sa pagitan ng Amerikano at mga moro ng sundo. Nakipagkasundo ang mga Amerikano sa Sultan Hamalul Kiram ng Ulo at nangakong hindi gagawa ng anumang kaguluhan at gawaing makapipinsala sa mga moro. Nilagdaan nila General John C. Bates bilang kinatawa ng United States at ng Sultan at kanyang datu na kinatawa naman ng Sulu sa isang kasunduan. Ito ay tinatawag na kasunduang Bates na nakasaad na igagalang ng United States ang mga karapatan at karangalan ng sultan at kanyang mga datu at hindi makikialam ang United States sa relihiyon ng mga Moro at kikilalani naman ng Sulu ang kapangyarihan ng United States sa buong kapuluan. Ngayon naman ay sabay-sabay nating basahin ang kaganapan sa labanan sa Tirad Pass. Tumakas si Aguinaldo kasama ang kanyang gabinete, kagawad at sundalo upang maiwasan ang pagtugis ng mga Amerikano. Dumaan sila sa Pasong Tirad at dito humimpil si General Gregorio del Pilar kasama ang 60 mga kawal upang hadlangan ang mga tumutugis na Amerikano. Napatay si del Pilar kasama ang 54 na Pilipinong sundalo noong 2 ng Disyembre 1899. Siya ang pinakabatang general sa gulang na 24. Tinaguriyan siya ang bayani ng Pasong Tirad. Para naman sa huling pangungusap, sabay-sabay naman natin basahin ang kaganapan sa pagdakip kay Aguinaldo. Nabunyag ang pinagtataguan ni Aguinaldo ng mahuli ng mga Amerikano ang mensaherong si Cecilio Segismundo. Nagkunwaring bihag ang mga Amerikano kaya nahuli ang mga kawal na Pilipino. Nabihag si Aguinaldo at dinala sa Maynila. Sumuko siya at kinilala ang kapangyarihan ng United States sa Pilipinas. Pinakumbinsi ng mga Amerikano kay Aguinaldo na sumuko na rin ang iba pang mga Pilipinong nakikipaglaban. Nakasira ito ng loob ng mga Pilipinong nakikidigma pa rin sa mga Amerikano. Ngayon naman ay balikan natin ang mga petsa ng mga kaganapan sa simula ng digmaang Pilipino at Amerikano. Sabay-sabay natin ito. Ang pagsiklab ng digmaang Amerikano at Pilipino ay naganap noong 4 na Pebrero 1899. Noong 5 ng Pebrero 1899 naman ay napasok ng mga Amerikano ang Maypao. Buong tapat at dilas na humadlang si General Luna, pinuno ng hukbong Pilipino sa Caloocan. Ngunit natalo sila ng mga kalaban. Noong Oktubre 1898 naman ay minungkahi ni Mabini sa mga paring Pilipino na magtatag ng simbahang Pobensa. Ito ay dahil sa napapabayaan na ng mga paring Espanyol ang kanilang tungkulin sa mga parokya, kaya dapat na silang palitan ng mga paring Pilipino. Ito ay ginanap sa Paniki, Tarlac noong Oktubre 23, 1899. Noong 2 ng Disyembre 1899 naman ay dumaan sila Aguinaldo sa Pasong Tirad at dito humimpil si General Gregorio del Pilar kasama ang 60 mga kawal upang hadlangan ang mga tumutugis na Amerikano. Napatay si del Pilar kasama ang 54 na Pilipinong sundalo.
ba ang ating palagayan ng araw na ito, mga bata? Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang buwan. Kung bibigay ang unit ang kartulina sa bawat pangkas na gagamitin sa buwan, gagawa kayo ng isang timeline tungkol sa pangyayari sa digmaang Pilipino at Amerikano. Mula sa kung bakit nagkaroon ng digmaang Pilipino at Amerikano hanggang sa pagkagagit kay Emilio Aguinaldo. Gamitin rin ang mga larawan na ibibigay ko sa inyo at ididikit niya ito sa inyong timeline.